Good day, guys. May mga nagtatanong sa akin kung anong stove ang ginagamit ko kapag nagba-bike camp. So, kadalasan, overnight lang naman yung camp na ginagawa ko pa nag-touring. So, ang ginagamit ko, guys, is alcohol stove. This one. So, nabili ko to sa Lazada around 200 to 250 pesos. May kasama na siyang rack. Ito, yung pinakapatungan. So, guys, simple-simple lang yan. Iko-cross-lock nyo lang. Tapos ipapatong nyo na. Ayan. E ano bang ginagamit na chemical dito para to mag-create ng flame? Ako, ang ginagamit ko is denatured alcohol. So, ganito lang siya. So, mga around 50 pesos yata ito sa market. 50 pesos. Sa hardware. So, kagandaan na ito kasi nari bigla ka naubusan. Pag may mga hardware, madali makabili. So, mamaya discuss natin yung disadvantage at advantage nito. Ngayon, pakikita ko lang ano talaga yung mga ginagamit ko. So, denatured alcohol, alcohol stove, tapos, siyempre, kailangan mo ng initan. Kadalasan, ang ginagamit ko lang talaga ang alcohol stove. Pang init ng tubig. O kaya pang luto ng mga mabilisang pwedeng lutuin. So, meron akong 750 ml na stainless tub. Ito na mismo yung direct na sinasalang ko dyan. Ngayon, sa noodles, kasha dalawa dito. Sa kape, kasha tatlong tasa. So, kung ganito kalaking tasa, mga 250 ml, kasyang-kasya na yung tatlo rito. So, pwede kang mag-drip coffee. Pwede kang mag-instant coffee. Ako kadalasan instant coffee lang eh. Kasi, bihira nga ako mag-brew coffee sa bahay. Sa labas pa, diba? So, simple-simple lang ang procedure niyan, guys. O, pakikita natin ha. Lagay ka lang mga, I think, 50 ml. Ng alcohol para sa puno na ito or 100 ml kung meron ka pang kasunod na lulutuin. Sample na natin. Yeah. So, naglagay tayo ng mga 50 ml. Ngayon, ang pagsindi niyan, siyempre, alcohol lang ay lighter lang. Siyempre, lighter. Pero kung tingin mong hindi safe, di mo kaya mag-ganun. Natatakot ka. Magdala ka ng maliit na papel. Yung sindi kami papel station. Ako kasi sanay na. Sanayin ako sa ganyan. So guys, ngayon nilagyan ko to ng 250 ml na tubig. Ngayon, titignan natin kung gano'n siya katagal kumulo. At orasan natin ha. Okay, time starts now. Ayan, habang inaantay natin siya kung gano'n siya katagal kumulo. Bakit ito ang ginagamit ko? Bakit hindi yung tulad ng ginagamit ng mga nagka-camp? Yung mga mountaineers. Ganito kasi yan. Pag nagbabike touring tayo, kadalasan, nagka-camp lang naman tayo para matulog. Kasi, most of the time, nasa kalsada tayo, di ba, nagbabike. Kinukonsume natin yung distance na dapat natin consume. Tapos, pag inaabutan na tayo, kami kadalasan, pag mga 4 or 5 o'clock na, naghahanap na kami ng tutulugan. Ngayon, kung wala naman kaming matulugan ng mga murang transient or motel, naghahanap kami ng pagkakampingan. Kaya kadalasan may dala kaming tent at saka may dala kaming ganito. Ngayon, ang diskarte namin, kung bakit ganito lang dala namin, bago kasi kami pumunta dun sa pagkakampingan namin, naghahanap na kami ng karinderiya, na pwedeng bilan namin around 4 or 5 o'clock. Pwede namin bilan ng kanin at saka ulam. So, baon-baon na namin siya. Kaya pagdating namin sa camping, iinitin na lang namin siya dito. Ngayon, kung sakaling wala talaga kami makuha ng mga pagkain na pwedeng pagbilan, meron lagi kaming emergency na pagkain na baon na nilata, which is tulad ng paella. I think San Marino yon, yung brand nun, meron ng paella kasi laki ng Century 2 na flat can. So, sa akin kasi sakto na yun eh. For
or dinner, okay na sa akin yun. So, gagawin ko doon, iiinitin ko na lang siya dito. Tapos, yun na, yun na yung kuna namin. Ngayon, napaka-importante rin sa akin nito kasi madalas ako magkape. So, mostly, pag nakapag-setup na kami, camp, hapon, or gabi, magkakape na kami, mag-iinit. Ngayon, kinabukasan, pagising, kape ulit. So, eto ulit gagamitin namin. Ganun na rin, kapag nag-noodles kami, sa isang ganito, kasi yung dalawang cup noodles, so, papakulo na kami dyan, tapos, minsan, dyan na kami kakain. Dyan na ako kakain. Yung noodles ko, dyan ko na rin kakain. So, ang dala lang namin is utensils. Minsan may plato kami na maliit lang na dala-dala. Ngayon, kung sakaling mahangin yung lugar at hindi kasi yung apoy kasi nito, hindi siya ganun ka lakas. Unless, busa mo na madami. Kaso pag madami naman, masasayang lalo na kung mag-iinit ka lang ng tubig. Meron akong ganito. I think Marcus meron din. So, mostly yung mga campers ginagamit na ito. Ngayon, pag bumili ka ng ganito para sa alcohol stove na ganitong klase, hindi mo kailangan na mataas. Kasi nga, mababa yung apoy niya, nasa baba. So, pangkocover mo lang ito pag mahangin. Yun. This is around 200, I think. So, ito 500, yung stove 250, 200. Yan. Para lang malabis yung kumulo. Hindi lang makapasok yung hangin. So, kung kukwentain mo, gagastos ka lang din ng almost 1,000 para sa lahat. Siguro kasama na rin tong mag. Kasi ito, ang bili ko dito is 100 plus. So, kung isang store lang yan, isa lang delivery mo, malaki na rin matitipid mo, right? So, ngayon, syempre, paano ko dadalhin to? Bote, tapos isang puno niya, mabigat din niya, para kanina nagdala ng isang anong tubig, isang 750 ml ng tubig. Ngayon, ginagawa ko, naganap ako ng bote na malalagyan ko. Ito, actually, pag pinuno mo to, hindi mo na mauubos to. Kahit two nights ka pa, hindi mo na mauubos. Kaya, minsan kalahati lang. Ngayon, itong bote na to, kaya ito yung napili ko. Ano ba to? Ewan ko, yung bote to. Nilalagay ko to dito. Siguro pamilyar na kayo, no? As a cyclist, pamilyar na tayo dito sa tools case na to, ng Cepal. So, may mga ibang brand din ganito. Lagayin lang ng tools yan, guys. So, dito ko siya nilalagay. Tinan nyo, pit na pit siya. Nakachamba lang ako eh, ng bote. Pit na pit siya, guys. Sasasara. O, lagyan mo na doon sa bottle cage. Doon sa safe na position. Sa akin, ha? Ang safe na position ng bottle cage is yung nasa seat tube. Kasi tayong-tayo siya. Hindi siya nakaganyan. Diba? Tayong-tayo siya. So, mas safe siya. Tumalog siya. Pit na pit siya rito. So, okay siya. So, kung 500 ml to, alam nyo naman yung siguro yung bigat ng 500 ml na liquid. Ganun lang din naman siya kagaya. Kung ginamitan mo na, nabawasan mo na, gagana rin siya. So, sa akin ha. Ngayon, kung multi-day ride na 1 week, tapos magluluto kayo, hindi ko siya masyado sinasuggest. Dapat gamitin nyo na yung mga ginagamit talaga ng mga mountaineering, yung mga nagka-camping talaga ng matagal. Lalo na yung kung nagluluto kayo, namamalengke kayo, tapos kumpleto kayo ng mga utensils sa pangluto, ang gamitin nyo na yung butane. Kasi yung butane, mas matagal yun, mas malakas ang apoy. Diba? Pero yung total ng weight na ito, at saka total weight ng butane, parang parehas lang eh. Kasi magaan yung kalan na ito, mabigat yun sa butane. Pero wala ka namang baon dun na denatured alcohol. Ito naman magbaon ka. So, sa bike packing naman, hindi naman masyado issue na yung ganyan. Kung ano mas mabigat. Sa atin naman, ang importante, useful siya. At saka, kung maaari, compact lang yung space na makakain niya. So, right now, nakaka 6 minutes na tayo. Ayun, pakulo na yung 1. Siguro, tansya ko, yung ginawa natin is 10 minutes bago magpakulo. So, okay na din.
Kasi kadalasan naman, pa nagka-camping ka, hindi ka na nagmamadali, pa naka-set up ka na, di ba? So, unless marami kang lulutuin. So, sa experience ko, kapag naglagay ka ng mga 100 ml dyan, makakadalawang salang ka na luto. Oh, guys. In 6 minutes, ganito na siya. Kaya ko guys, ha? Napakulo na siya, di ba? So, kung may heater ka, temperature, ayun, dahil wala namang hangin, no? Tanggalin na natin ito, guys. Nasa closure na naman tayo. So, guys, talagay ko sa description yung mga link na possible na pwede nyo pagbilan. Kasi, hindi ko na mahanap kung saan ko sila nabili lahat eh. So, lalagay ko yung link doon para pag kailangan nyo, try nyo rin. Pero ako sa inyo, mag-try na rin kayo maghanap ng options. Kasi minsan, siyempre, sa mga online store like Lazada and Shopee, pabago-bago yung prices. So, again, i-review ko. Pakulo na siya. Look at the plane. Oo, nakikita nyo yung plane. Last yung plane. So, pakulo na siya. Tama yung tansya ko, 9 to 10 minutes, kukulo na para sa isang 250 ml na coffee. So, again, alcohol stove, stainless tumbler, naluto at initan ng tubig, cover para sa wind, mugs, denatured alcohol. So, that's it guys, lighter. Yun lang. And, boil. Ayan, boil na guys. So, 9... Actually, 8 minutes and 32 seconds. Pwede ka na magkape. Marami pang apoy. Actually, pwede pang pangalawang salang. Paano guys? I hope na nakatulong to para dun sa mga nagpaplanong mag-overnight bike camp. So, overnighter, I suggest for overnight, okay na to. Pero pag mas mahaba, I prepared yung mas malalaking stove. So guys, bye! Thank you! Thank you guys for watching! Kung nagustuhan niyo itong video na to, please click this logo to subscribe. O kaya naman yung subscribe button sa baba, like this. And then, click niyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo kung may mga bago tayong videos. O paano guys? Thank you!